Isang dokumentaryo ng mga pangyayari
kung saan inilahad ang kasaysayan ng Pilipinas na isinulat ni Antonio de Morga. Isang saksinong makasaysayang kaganapan sa panahon ng Espanyol sa bansang Pilipinas. Ang librong Successus de las Pistas Filipinas ay naglalaman ng 8 kabanata na mayroong 360 pahina na inilalarawan ang sitwasyon ng isang mananakop at sinasakop na bansa. Ang librong ito ay nagsasalaysay ng mga obserbasyon tungkol sa mga Pilipino at Pilipinas mula sa pananaw ng mga Kastila. Itinalakay rin ang sosyal, politikal, ekonomikal na kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ay tinuturing na napakahalagang bagay sapagkat inilarawan at isinalaysay rito ang unang pormal na talaan ng mga pinakaunang araw ng Pilipinas bilang isang kolonya ng Espanya. Ito ay nangyari sa panahon ng pananakop ng mga Kastila sa mga Pilipino noong 1493 hanggang 1603. Pormal na inilathala ang libro noong 1609 sa Mexico. Dagdag kaalaman, natagpuan ni Rizal sa British Museum sa London ang isa sa mga orihinal na libro. At ayon sa kanya, ito ay may kinikilingan, kung kaya't siya rin ay gumawa ng sarili niyang versyon ng may katotohanan at galing mismo sa isang Pilipino. Antonio de Morga Sanchez Garayti López Ugarte. Pinanganak noong Nobyembre, 23, taong 1609 sa Civil Espanya. Ang kanyang ama ay si Pedro de Morga Garay. At ang kanyang ina naman ay si Agustina Sanchez López Ugarte. Si Antonio de Morga ay nakapagtapo sa Universidad de Salamanca taong 1674. Ako si Dr. Antonio de Morga. Isinapublico ko ang aking aklat na Successus de las Islas Filipinas upang inayag ang makasaysayang pangyayari sa bansang Pilipinas. Gayun na din ang magagumpay na pananakop ng Kastila rito. Ang aking original na aklat ay may 8 pahina kung saan isinaad ko ang politikal, sosyal, ekonomikong aspeto ng isang kolonisador at kolonisadong bansa. Ito ay batay sa aking dokumentaryong pananaliksik, matinding panunuri, at personal na pamamaraan. Pawang karanasan ko at aking mga pananaw ang aking isinulat sa libro. Ngunit lumilitaw sa mga ito na parang ikaw ay nakikiraman, hindi bababa sa ilang bahagi sa mga inis, pagalitaran sa mga ulat ng tayo, na marami sa mga ito ay may inisiginan at talagang rasismo sa tono at interpretasyon. Ako ay isang saksi sa makatuwid, isa sa unang pagkukuha na ng impormasyon sa Pilipinas, sa tao, punto sa pagkipag-ugnayan sa Espanya, bansang Espanya. Ako ay isang maalat na naghahanap ng katotohanan at ito ang nagmarka sa akin bilang mananatili. Nagkaroon ako ng nag-aalad na pagnanais na malaman ang eksaktong kalagayan ng Pilipinas nang dumating ang Espanyol sa pampang ng Islamite. Naiintindihan ko, kaibigan, ngunit nais ko rin iyong maintindihan na aking mga isinulat sa libro ay pawang karanasan at pananaw upo sa bansang Pilipinas nung ako ay namalagid. Wala na akong magagawa kung hindi naging maganda ang iyong interpretasyon sa aking nagawa. Hindi ko intensyon na sirain o makapagbigay ng di kaaya-ayang imahe sa istorya ng Pilipinas. Ito ay base lamang sa aking kalaman at pagdaranas. Paumanhin din sa aking teorya ay mayroon ang bansa ng sarili, ekonomiya at maunlad. Naaayon sa ideya na mayroon itong masiglang pangalan. At naniniwala rin ako na ang pananakop ng Kastila ay isang naging dahilan sa pagtingan ng mga tradisyon at kultura sa bansang Pilipinas. Ang aking layunin sa aking ginawang anotasyon ay una, upang gisingin ang kamalayan ng mga Pilipino tungkol sa kanilang malulubhating paraan ng nakaraan. Ikalawa, upang itama ang mga nabaluktot na katotohanan tungkol sa Pilipinas dahil sa pananakop ng mga Espanyol. At huli, upang patunayan na ang Pilipino ay isang maunlad bago pa man dumating ang mga Kastila. Naalala mo pa ba yung libro ko sa ulo ko ito? Ngayon, nalaki na ito sa kawalan ng papalasin sa ko. Ipag-send ko yung mga ganang
Nagkaroon ng ganong lugar. Naglalaman din ito ng mga pananakop ng pagkakilala.